Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng electric drum set. Una sa lahat, ipapakita ko sa inyo yung mga kailangan natin. Kailangan po natin ng piezo. 1 mega ohm na resistor. Tsaka Zener diode na 5.1 volts. Wires. Mono jack na male. Tsaka mono jack na female socket. Tsaka Arduino board. Pwedeng Arduino Uno or Arduino Mega. Ganyan guys. Konektado na sa ground. Tapos yung positive side ng piezo, i-connect natin sa analog input ng Arduino. Ito yung positive. Connect natin sa analog input ng Arduino. Okay, gets nyo? Hindi ko lang po na solder tong piezo. Ganyan po yung connection natin. Ngayon dahil walong piraso na piezo yung i-connect ko dito sa Arduino, ito yung magiging itsura niya. Ito na yung fritzing diagram ng ating Arduino electric drums. Ito yung piezo, 1 mega ohm resistor, Zener diode, tapos yung Arduino Mega. So yung positive side ng ating piezo nakakonect dito sa cathode side ng ating Zener diode. Tapos yung negative ng piezo sensor konektado sa ating anode pin. Okay. Okay, zoom ko ulit para makita nyo ng mabuti. Yung Zener diode, nilagay po natin sa circuit natin para hindi po ma-overvoltage yung Arduino board. Baka masira eh. Kaya ito yung protection ng board natin. Okay. So guys, ito yung temporary muna na drum pad na ginawa ko. Ito yung positive, ito yung negative.
Yan yung pagsolda sa pyeso. Positive sa loob yung kulay pula, tsaka negative yung kulay puti. Ngayon, i-coconnect natin sa ating module itong pad na ginawa natin. So guys, ito yung driver ng ating Arduino. Yung CH341SER. Ito po yung driver ng ating Arduino Uno at Arduino Mega para po sa Windows 10. Click mo lang po itong setup. Tapos, click nyo lang yung install. Yan lang po kadali. Dito na tayo sa software side. Ngayon, ito po yung kailangan natin ng mga software. Apat na piraso. Una, yung Arduino software. Tapos yung Loop MIDI. Tapos yung Hairless MIDI Serial. Tsaka yung DB Drum. Yung link po nila para ma-download na sa description po. Pakitingnan na lang. So ngayon, i-coconnect natin yung Arduino sa Arduino software. So, bubuksan lang natin to. So, yan guys. Yung code nakalagay na po sa ating sketch. So, dito sa tools, kailangan po nakaset yung ating port kung anong Arduino yung gagamitin. Yung sa akin po ay yung Arduino Mega 2560. So, ito po nakaset na. Tapos, yung processor, ito, at Mega 2560. Itong port, hindi pa po siya naka-highlight kasi hindi pa nakalagay yung ating Arduino. Hindi pa nakakonect sa computer. So, ngayon, i-coconnect ko po siya. I-connect ko lang yung USB cable sa ating laptop. So, yan. Yung ating Arduino po ay nakakonect na sa computer. At nakakonect po siya sa COM3. Yung Arduino pala merong original, tsaka yung merong yung gawa sa China. So, itong original, pag kinonect nyo po siya sa computer, automatic naka-install na yung driver. Pero itong China-made na Arduino, kailangan po mag-download muna tayo ng driver para ma-recognize siya ng ating computer. Okay, so i-upload ko na yung sketch natin sa ating Arduino. Yan po, compiling sketch. Hintayin lang po natin na matapos yung pag-upload. Okay, done uploading. So, itong code natin, pwede po ito sa ating Arduino Mega, tsaka pwede rin ito sa
Arduino Uno. Itong code, yung velocity niya, hindi po ito pressure sensitive. Kaya kahit gaano kalakas o kahina yung palo mo sa drum pad, ganun pa rin yung tunog. Itong velocity flag, pag ilagay po natin ito sa true, magiging pressure sensitive po siya. Kaya pag pinalo mo ng malakas o mahina, ma-detect ng Arduino natin. Kailangan lang po yung drum pad natin naka-separate po sa isa't isa kung gusto po natin ilagay sa true ito. Kasi kung gagawa ka ng octapad, hindi po pwedeng naka-true kasi pag pinalo mo yung isa, ma-detect ng isa yung vibration, tutunog sila. Kaya nilagay lang ito sa false. Okay guys, so yan, na-upload na natin yung sketch sa ating Arduino Mega. Ngayon ay testingin natin kung gumagana pag pinalo natin tong pad. Dapat yung ilaw na RX ay magbiblink kapag pinalo natin yung pad. Okay, gumagana. Ang natin gagawin ay bubuksan natin tong loop MIDI. Dapat dito, maglagay tayo ng pangalan ng cable. So, ito nakagawa na ako. Ginawa ko siyang cable 1. Kung gusto mong dagdagan, pwede mo lang gawa ng pangalan dito. Halimbawa, cable 2. Tapos, i-click mo lang itong plus sign. Kung ayaw mo, kung gusto mo tanggalin, click mo lang yung negative o yung minus sign. Ayan. Okay, so tapos i-close lang natin to yung window. Kasi dito, naka-on pa rin siya. Tumatakbo pa rin. Next is, buksan natin yung hairless MIDI serial. Okay, yan. So, yung ating Arduino ay nakakonect sa COM3. So, yan. Dapat naka-COM3 yan. Tapos, yung MIDI output, cable 1 yung ginawa nating connection. So, ilagay natin sa cable 1 to. Tapos, yung serial bridge. Tapos, check natin yung preference. Yung baud rate, kailangan 57,600 katulad dun sa Arduino natin. Yung nakalagay dito sa ito, yung sa serial begin. Nakalagay dyan 57,600. Yan yung bilis na pag-communicate ng Arduino sa ating DB drum. Yan yung data na binibigay niya. Okay. Tapos, testingin natin kung nagko-communicate to Arduino sa ating MIDI. Okay, kumagana siya, umiilaw. Tapos i-minimize natin. Huwag mo natin i-close yung window. Tapos buksan na natin tong DB drum. Okay, so dito na tayo sa DB drum. I-set natin yung drum keys. Punta tayo sa input. Tapos dito sa settings. Nakikita nyo po yung MIDI devices natin.
cable 1 yung nakalagay kasi nakakonek yung ating Arduino. So palitan natin itong mga keys. Left click muna, tapos right click para mabura. Left click, right click. Okay. Sige, burahin natin lahat ito. Okay, burahin ko muna. Ito, dalawa kasi yung kick drum. Kaya, burahin ko rin ito. Itong tom, burahin din natin. Itong crash. And then, mag-assign tayo ng key. Halimbawa, yung hi-hat. Paluin lang natin yung drum pad. So, yung drum pad, paluin lang. Yan. Meron ng assign key para sa hi-hat. So ito guys, mag-assign tayo ng keys para sa hi-hat natin. So papaluin lang natin tong drum pad. Okay, set na. Next. Yung snare. Okay. Tapos sa sunod-sunod na yan. Hanggang sa maubos niya lahat. Kick. Alright, so yan lang po. Sana makagawa din kayo ng sarili ninyong e-drums. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking channel. Maraming pong salamat at mag-ingat po kayo sa COVID-19.